Re-res back sa karera ang kapatid ni 85. Tingnan natin kung sino may pinakamagandang performance sa kanilang Magnes Meet and Mahalap. Hey mga ka-ide, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, eto na, babaklasin na natin ang parisan tandem ni Mr. Popo at saka ng 86. Dahil ang rest back ng South mapupunta na kay 86 naman. So yung kapatid niya nga sa kasalukuyang nakakarga pa sa track, no? So ang bitaw, Port Lap, Bulan, Sorsogon. So syempre hindi natin masyadong na-expect yung pag-clock. So sana man lang makauwi naman lang ng maayos ang ating warrior na si 85. So bago man dumako doon, kasi nag-update niya yung club, magkakaroon na ng proper training sa padating na susunod na linggo. Kaya dapat maihabol ko na at mawalay ko na or mabaklas ko na itong pares nila, para nga itong si 86 makapagsimula na rin na recondition at maikarga rin natin sa susunod na proper training. So yung huli nating mga pa-ending ayun nandun. Isasama ko na dun sa mga nakawalay natin ng mga young bird. Tapos may pupunta mamaya si Hajin Lop TV, dahil pipick upin niya na sa wakas yung pasingsing niya. Pinagkatiwalaan tayo ni Hajin Lop TV. Damay-damay na raw. Gusto niya rin daw gumulong yung mga cut-off natin ng mga ibon. Gusto niya rin daw ma-experience. Ayan. So yung isa dyan, yung naka kulay po lang singsing ayon na Milky Bar. Lahi niyan, stop band rate na nakakross doon sa Bandin Brook. So maya-maya na ng konti, padating na siya, susunduin ko. Tapos sabi niya, magbibitaw din siya ng mga ibon niya dito, yung mga pang norte niya. So siya, nagbibitaw na ng norte, tayo nagwawalay pa lang ng mga pang north. Oy na nga mga ka-EA, nandito na yung tropang kalapatids natin. Shoutout kay Hajin Lop TV. Ayun, subscribe nyo na. Baka subscribe pa ng iba yan. So parang marami dito dalang warrior si tropang kalapatids natin, ha. Ayun, mga marami-rami to, idol, ha. Oh, mga ano to, limang piraso. So bali dito, apat yung nakapang north. Tapos isa dito, nakasummer. So bali yung nakasummer natin, yun yung pahabol natin, no? So batang-bata pa to, yung galing kay ano to, Jaja Bulahan. Shoutout nga pala kay ano. Ayun, yung nagpupuling winner dun sa club nyo, no? Ilan to lahat yung bibitawan mo yun? Bali ano to, limang piraso. Parang bata pa. Bata pa to, idol. Marami. Ano pa lang, yung mata nila, ano pa? Papalit pa lang. Pakulay pa lang. Oo nga. Ayos, ah. So yung pagtapos niya magbitaw dito, kaya may dala rin talaga siyang training box, para nga paglagyan, no, mismo Milky Bar, na lahi ng mga biopigeon line yun, no? Ah, so yun, gusto niya mag-acquire to. Tapos pag nakakuha daw siya ngayon, nagpapareserve back agad yung tropa, isa pa daw. Kaya ang problema, may mga nakapila na. So di ko pa masabi kung kailan magkakaroon ng bakante. So eto, magpapakawala na nga siya. Sige, pawalan mo na yun, baka pawalan pa ng iba. Matulog pa sila. Nagan mo saan labayan? Yun. Grabe. Pangwala yun. Ano? Grabe. Lima pala yun. Kala ko apat. Ayan. So bali yung ano natin, mga pinakawalan, mga naka-NDR yun, 2023. Bali ihabol ko sila ngayong ano, proper south, mga kalapatid. Ay, habol mo pa sa south? Akala ko north na. Ihabol ko yan, proper south. A few moments later. Update tayo mga ka-EA. Ito, magpapawala rin tayo ng mga mahinang nila lang natin. Problema dito, nagbabadya na naman yung mga dapat hindi makaronda. Si Saber lang, tsaka si Hayabusa lang, palili pa rin natin. O sige, sama ka na nga. Awit sa'yo eh. Ayan. Alright! Si 2x overplay champion. Ayan na. Pumitik na siya. Subukan ko rin kayang iwala sa south dyan, no? Ayun, yung mga ibon ni Hajin Lop TV, wala na, romekta na. Ayun, oh. Ayan. Tamang palipad lang tayo kasi balibalita dito sa amin yung proper south na training, nalalapit na, baka by next week nga, magkaroon na ng schedule ng training. Hindi pa ako nakapag-prepare. Kumbaga, hindi pa ako nakapag-babakuna, hindi pa ako nakapag-purga. So, kailangan ko maghabol this week para sa nalalapit na training. Proper south. Tama po ba yun? Ito na nga mga ka-EA. Ito.
Hawakan mo na, namnamin mo na yung mga nagka-cut off na mga lahi, mga poste line daw, sabi ng ibang mga haters natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, oo. So, ayan, hawak na natin yung ano, imported pure lines, no, stop and resource, ano, BDB. Yan, galing kay ano, EA Love TV. Yan, salamat nga pala sa inyo, idol. Yan, salamat din syempre sa tiwala. 75 years later. Yun na nga, mga ka-EA, nagbabaan ay mahinang nila lang. Yung dalawang ibon, nandun, no, oh, yung mga poste line natin, nandun nga talaga sila nakadapo. Ni naman natin pinagkakaila na dumadapo sa poste yung ating mga warrior. Ayan, no, bababa naman na sila. O, oh, ayan na. So, eto nga, iwawaray na natin yung mga young bird ni 86 tsaka ni Mr. Popo. Kasi nga, eh, babaklasin na rin natin yung tandem ng dalawa na to. Ayan, marunong na naman ang tumuka to. At possible, pick upin na nga to nung nakapanalo sa ating pa-ending bird baka by next week. Medyo pagugulangin pa natin to ng bahagya para marunong nang kumain kung sakasakali. Ayan. Sige, yung isa dito, pang price, yung isa naman eh Norte, ayan, halos pa kompleto na nga ang ating Team North, okay, sa padating na susunod na taon. So, eto na. So, yung akin dyan, na panlipad, lima na. Yung isa, i-claim by next week, okay. Tapos, syempre, yung ating babaklase na tandem, eto na sila, si 86 tsaka si Mr. Popo. Ayan na, balik flyers loop na yung mga ano, mahinang nila lang. Ayan. Kasi nga, eh, nalalapit na yung susunod na karera ng South. At kung kayang ihabol, eh, ililipad natin ang nestmate mismo ni 85 na si 86. Ayan siya. Re-rest back sa karera ang kapatid ni 85. Tingnan natin kung sino ang may pinakamagandang performance sa kanilang mag-nestmate. Ayan, mga kalapatids. So, eh na, mga kalapatids, nag-uormentado na si Mr. Popo. Hindi na siya mapakali kasi may mga kasama na sila dito. Ayan, so nagkaagulo yan mamaya. Yung iba nating warrior, tawagin na natin. Subukan na natin magpakain. Sa'yo. Uy. Uy, meron dong ano, dagit, oh. Hindi yan sa atin, oh. Mm, young bird. Pakain tayo. Check natin, meron tayong dagit. Ayun, oh. Ngayon sa tok-tok, dagit yan, mga kalapatids. Pakain tayo. Ayun o. Ginagawa mo. Yung dagit, oh, mukhang young bird pa siya. Yun na. Ah, wala na, sumibat na. Kanino kaya yun? Hindi naman siguro yun yung kay Hajin Lop. Ano, umikot-ikot pa. Bang! Ayan, pumasok na rin si Saber sa wakas. Ayan. So, hindi naman mahirap papasukin itong mga warrior natin pag once na alam nila na oras na lang kain. Napapatambay sila, oh, aminado tayo. Pero hindi naman sila ganun katagal na nag-i-stay sa poste, no. Ayan. So, syempre, kailangan lang natin silang sanayin hanggang sa matuto sila kung ano ba talaga yung gusto natin mangyari. Pagka oras na paliliparin natin sila at oras na gusto natin silang papasukin sa kanilang loop. Ayan. So, ayun na nga, mga ka-EA. Medyo dumami na naman sila bahagya dito sa ating flyers loop. Ang bilang nila dito ngayon, 8 na. Kasama itong si Johnson Stress na naglilinlim dyan. So, sa kasalukuyan na nasa biyahe nga si 85 at ang bitaw ay sa Bulan Sorsogon. So, hopefully, makauwi ng ligtas at mas maaga. Pero, syempre, hindi tayo nag-expect kasi wala naman siyang clean up totally sa atin dito sa simula first lap hanggang third lap. Yung mga sticker nga ni 85, ito. First lap, second lap, yung third lap, dahil see you tomorrow siya, hindi ko na kinascast, hindi ko na in-encode. So, ayan. So, yun. So, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Grabe, kamukha ni 85. Yung next mate niya, yun, si 86 yan. Okay, so, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.